Magandang araw, tayo ngayon ay nasa Araling Dalawa para sa ikalawang linggo sa paksang Mga Tula, Awiting Panudyo, Tugmang Digulong, Palaisipan at Bugtong. Ang layunin natin sa linggong ito ay naibibigay ang mga katangian ng tula, awiting panudyo, tugmang digulong, palaisipan at bugtong. Naihahambing din ang mga katangian ng tula, awiting panudyo, tugmang digulong, palaisipan at bugtong. Atin ang simulan. Ano nga ba ang awiting panudyo? Ang awiting panudyo o tulang panudyo ay isang uri ng karunungang bayan na ang kayarian ay may mga sukat at tugma o rima. Layunin itong uyamin o manudyo. Narito ang isang halimbawa. Ninyo sa pandakan, potoseko sa tindahan, kung ayaw mo magpautang, uubusin ka ng langgam. Ilan pang halimbawa? Bata batuta, nagsuot sa lungga, hinabol ng daga. Bayad muna bago baba. Ano ang nakikita mo sa gitna ng dagat? Letrang G. Ang tinutukoy ang salitang dagat. Di matingalang bundok. Darak ang nakakamot. Balakubak. Sunod ay ang tugmaang digulong. Tinatawag na tugmaang digulong ang mga paalalang makikita sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep, tricycle o bus. Ang mga tugma o paalalang ito ay karaniwang nakakatuwa, nanunudyo o di kaya naman ay mayroong talagang makabuluhang mensaheng na isiparating sa mga pasahero. Karaniwan ding inihahango ang mga tugmaang ito sa mga kasabihan o sa lawikaing Pilipino. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang di magbayad mula sa kanyang pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Huwag kalimutang pumara nang makauwi sa pamilya. Upong 9 lang ng lahat ay magkasya. Ang sitsit ay sa aso, ang katok ay sa pinto. Sambitin ang para ang jeep ay huminto. Sunod ay ang palaisipan. Ayon sa Wikipedia, isang suliranin o uri ng bugtong enigma na sinusubok ang katalinuhan ng lumulutas nito. Sa karaniwang palaisipan, inaasahan na lutasin ang palaisipan sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga peraso sa isang lohikal na paraan para makabuo ng solusyon. Ayon pa sa Wikipedia, kadalasang nililikha ang mga palaisipan bilang isang uri ng libangan. Ngunit maaari rin namang magmula ito sa seryosong matematikal at logistikal na suliranin sa mga ganitong kaso, ang kanilang matagumpay na pagkalutas ay isang mahalagang ambag sa pananaliksik. Narito ang ilang mga halimbawa. Ano ang tinapay na hindi kinakain ang gitna? Tama. Donut. Sunod, hindi hayop, hindi rin tao, ngunit tinatawag niya ako. Tama, telepono. Sunod, nasa isang karera, ikaw ay nasa ika-apat na pwesto. Nahabol mo ngayon ang nasa ikatlo. Anong pwesto mo na ngayon? Sagot, tama, ikatlo. Anong laging parating? Pero hindi naman talaga dumarating. Sagot, bukas o tomorrow. May mga buwan na mayroong 31 araw habang mayroon namang may 30 araw. Ilan naman ang mayroong 23 araw? Lahat ng buwan ay may 28 araw. Bakit tayo umiinom ng tubig? Sagot, hindi naman kasi pwedeng nguyain. Ano ang bagay ang bibilhin mo ng kulay itim, gagamitin mo ng kulay pula, at itatapon mo na kulay puti? Ang sagot ay uling.
Muli, pahapyawan natin ang ilan sa mga halimbawang ipinakita ko kanina. Unang bilang, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ayon, sagutin natin ang mga tanong. Ano ba ang paksa sa halimbawa bilang isa at dalawa? Ang paksa sa halimbawang bilang isa at dalawa ay tula o awiting panudyo. Paano binuo ang mga ito? Binuo ang mga ito sa pamamagitan ng malikhaing kaisipan sa parang patula o paawit na may layuning manguyam o manudyo. Ano naman ang layunin ng halimbawa bilang tatlo, apat at lima? Ang bilang tatlo ay nagpapaalala na hindi tuwir ang sinasabi. Ang apat naman ay manunubok ng talas ng isipan. At ang lima ay ang pagsubok na kailangan ng talino upang matukoy ang bagay na pinahuhulaan. Pang-apat, ipaliwanag ang kahalagahan ng mga akdang ito sa kalinangan. Ang kahalagahan ng mga akdang ito sa ating kalinangan ng mga mag-aaral ay upang higit pang mapalawak ang kakayahan ng pagiging malikhain sa pamamagitan ng matamang obserbasyon sa paligid na siyang pangunahing pinagmumula ng masining na mga likhang pampanitikan. At para naman sa bahagi ng pakikipagpalihan, subukang matukoy o tukuyin ang mga pahayag. Una, heto na si kaka, pabuka-buka ka. Sagot, gunting. Isang supot ng uling, naroroot, bibitin-bitin. Duhat, may uloy walang buhok, may tiyan walang pusod. Bote, may sampung aso sa itaas ng gusali, may nakita silang pusa sa ibaba. Tumalun sila sa gusaling iyon. Ilan ang natira? Sampo pa din dahil tumalon lamang sila, hindi ibig sabihin na tumalon ay bumaba. Panglima, anong tinapay ang hindi kinakain ang gitna? Tama, donut. Sunod sa bahagi naman ng paglalapat, sa bahagi pa rin ng Filipino, baitang pito, panuto, paghambingin ang mga katangian ng mga sumusunod na karunungang bayan, ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito at ilagay sa Venn diagram sa ibaba. Subukan natin para sa awiting panudyo at tugmang digulong. Sa kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Sa awiting panudyo, ito ay nasa anyong patula at paawit, may sukat. Sa tugmaang digulong, walang eksaktong sukat. Isang uri ng karunungang bayan. Simpleng paalala sa madla at pasahero. Nagbibigay ng panguyam at libangan. Nagpapadali ng kanilang hanap buhay. Sa pagkakatulad naman, nasa anyong panitikan, nagbibigay aral at pangmasa. At para sa panapos na pagsusulit, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalagang pag-aralan at matutuhan ang mga akdang pampanitikan na tulad ng mga ito? Maaaring kasagutan, sapagkat ito ay nagpapatalas ng isipan at sumusubok sa talino. Kasama nito ang masining na paglikha bilang panitikang Pilipino na nagiging bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino noon hanggang ngayon. Paano sumasalamin sa kultura at uri ng pamumuhay ng mga tao at sa kalagayang panlipunan ang nilalaman ng tugmang digulong, tulang panudyo, palaisipan at bugtong? Sumasalamin ang mga ito sapagkat nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay natin mga Pilipino, mapasimple man o maaliwa ng buhay, na iyong kinabibilangan na sa parehong lipunan tayo na ginagalawa na punong-puno ng kasiningan at paglika dahil sa likas na talino at husay ng mga Pilipino.
Masasabi mo bang may likas na talinong taglay ang mga ninuno batay sa mga anyong ito ng panitikan? Paano mo ito mapapatunayan? Masasabi ko sapagkat hindi mabilang ang mga likhang pampanitikan ng ating mauhusay ng mga ninuno na siya natin ngayong kinaaliwan at ipinagmamalaki hindi lamang sa mga lokal kundi pati na rin sa ibayong dagat. Sunod na gawain, panuto, letrang B, pumili ng isang tulang panudyo, isang tugmang digulong, isang palaisipan at isang bugtong. Ano ang kahulugan ng pangunahing idea na ipinapahayag ng mga ito? Isulat sa nakalaang espasyo sa ibaba. Halimbawa nito, sa bugtong, langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna, nyog. Ang pangunahing mensahe ng bugtong na ito ay nagpapaalala na abot langit ang pasasalamat ang hatid ng biyaya ng tinaguriang puno ng buhay. Sunod, ano ang nakikita mo sa gitna ng dagat? Ang mensahe na palaisipang ito ay nagpapaalala na simple lamang ang paglutas ng suliranin huwag nating sobrang pahirapan ang ating sarili. At para naman sa tugmaang digulong, huwag kalimutang kumara nang makauwi sa pamilya. Ang mensahe namang ito ay nagpapaalala na huwag nating ubusin ang panahon natin sa na maaari naman tayo magpahinga upang makapaglaan ang panahon sa ating mga mahal sa buhay. At panghuli, para sa awiting panudyo, ako ay isang matapang na lalaki, huni ng tuko ay kinatatakutan. Ang mensaheng ito ay nanunudyo na anumang tama ng lalaki kapag ang asawang nagsalita ay agad na sumusunod. Patuloy lamang ito ng pagmamahal sa kabiyak. Muli maraming salamat. Huwag kakalimutang maglaan ng panahon upang magbigay ng refleksyon sa bahaging ito ng ating araling. Ito ang kabuuang paksain na pagtalakay sa ating mga tulang panudyo o awiting panudyo, tugmang digulong, palaisipan at bugtong. Muli maraming salamat sa 5.4A para sa learning module ng bidyong pangturong ito. Maraming salamat po.